What's up again, guys? So, ano bang agenda natin today? So, today, dumating na yung in-order ko sa Shopee. Dumating na yung in-order ko sa Shopee. Accessories para sa PS4 natin, sa PS4 Slim natin. So, yan. I-open na natin para makita nyo kung ano yung binili natin. So, let's go. Stand ng PSP, PS4. So yun, binili natin ito para stand ng PS4 Slim natin. Kasi yung PS4 Slim natin, pag naglalaro ka, mainit talaga siya. So, yung mainit na banda, dun siya sa mga mismong power supply, yung medyo mainit. So, pag nakadikit siya sa, pag hindi mo siya inangat ng konti, is talagang makukulod yung init dun. Mas nakakadagdag dun sa init ng PS4 natin. Kaya mas maganda naka angat siya ng konti para may space sa ilalim. Para yung init na nanggagaling sa ilalim ma-release. So yan. Ang currently setup natin, yan. Ginagamit ko rito yung ano. Yung ating tape. Yan yung nakapatong dyan. Para lang meron siyang space sa ilalim. Kasi dito, yung banda rito, dito talaga siya yung pinakamainit na area. So kung nakaplat siya, yung init dito sa ilalim. So kung hindi siya nakaangat na konti, yung init dito sa mismong ilalim, dito sa banda dito. Teka, yan. Yung init dito magkukulob, so nakakadagdag yun sa init lang PS4. So mas maganda, nakaangat siya na konti para dito pa lang sa ilalim, ma-release yung ano, yung init. Meron naman siyang exhaust pero hindi niya kinakaya ko, kaya kailangan mas maganda nakaangat siya ng konti. So yung purpose ng binili natin is para nakaangat siya. Saka maganda kasi to, merong ano. Merong design niya, may design siya. So ang price nito sa Shopee $250 yung merong logo. Pero yung plain lang nito $200. So binili ko na yung may logo para may konting design. So yon. So ngayon kakabitin natin siya para ano, para mas maganda dun yung tingnan yung PS4 natin. So let's go. So yun kasi hindi ko makita paano ikabit, nakakabobo pala to. So, check ko muna and then mamaya balikan ko kayo pag naikabit ko na kung paano siya maging instan. Kasi hindi siya kasi eh. No? Ang na-expect ko, ayan dito, ganyan lang siya. So baka mali lang ako ng pagkakakabit, check ko muna kung paano then balikan ko kayo. So yun guys, dinouble check ko. Mali pala yung nabili ko. So, yung nabili natin pang PS4 Pro. Pero dapat pala ang binili ko yung pang PS4 Slim. Hindi ko rin kasi dinouble check dun sa mismong site. Kasi, ang nakalagay dun, yung name niya, PS4 Pro yung stand. Pero yung picture niyang nakalagay dun is PS4 Slim. So, in-expect ko na compatible siya both PS4 Pro and PS4 Slim. Kasi yung picture na pinakita niya doon pang PS4 Slim eh. Pero ang name niya PS4 Pro Stand, parang ganun. So yun. So para hindi naman masayang yung nabili natin kahit mali, kasalanan ko rin naman kasi hindi ko din na double check. Is gagawin na lang natin ng paraan para magamit din natin yung stand na yun. Para hindi rin masayang. So hindi siya cash eh. Kasi ito siya currently. So yan. Ito siya. Pang PS4 Pro pala to. Kaya tatlo yung slot niya rito. Kasi yung sa PS4 Pro, tatlo yun eh. Tatlong layer. Yung Slim, dalawa lang. So, pag Slim, dalawa lang dapat yan. Ito lang. Pero, gagawin ko na lang ng paraan para magamit din natin ito. Kasi sayang din naman. Hindi rin naman natin mababalik dun sa seller. Kasi, kasalanan ko rin kasi hindi ko nga din nabu-check na ganun. Yun. So, yun. Check ko muna kung paano natin gagawa ng paraan para at least magamit pa rin natin siya. Is either putulin ko tong dalawa
yung dalawang nasa taas, ito yung yan yan, tulinggo yan, para ito yung patungan. Kasi, pag pinatong ko siya, mapapatong siya, dito lang kukunti eh, so, ano na rin yun, delikado yun sa PS4 slim natin, baka mabagsak. Or kasi, sobrang dead lang yung space na pinapatungan. At least, matanggal ko tong dalawa, para yun, magamit ko na siya ng stand. So, tignan ko muna kung paano gagawin kong paraan. So, balingan ko kayo mamaya. So, yun. Puputulin natin siya. So, gagamit tayo nito, mga cutter. Pero, kung parang hindi kaya, no? Kasi matigas. Matigas yung plastic. So, ito siya parang hard plastic siya. Baka hindi kayanin ng cutter lang. So, gagamit tayo nitong yan, yung kandila. Papainitin natin yung cutter para mahiwa natin yung hard plastic. So, yun. So, let's go. So yung is effective siya na putol natin. So mamaya lilinisin ko na lang to para medyo maayos-ayos. Pero naputol na natin siya. So gagawin natin lahat yan. Puputulin na natin. So effective naman yung process. Doon na cutter din initin natin sa apoy. So yun, let's go. Successful na putol natin yung apat. So, ayan. Putol na siya. So, gagawin ko daw dito. Lalagyan ko na lang po ng tape to para matakpan tong 18. Saka merong siya parang butas eh. So, ayan. Pinagputulan nung ano, yung plastic. So, ayan. Kakabitan natin siya. Then, lagyan muna natin yung tape then kakabitan natin siya. So, let's go. So, ito na lang gagamitin natin pantakit dito. Ayan, tatakpan natin siya nito para may design. Linalagyan ko rin siya dito sa pinakapatungan para hindi madulas kasi medyo madulas siya eh. So para magkaroon lang siya ng magaspang na side para yung PS4 natin pag nakapatong hindi dumudulas. So yun, so let's go. So yun guys, nakabitan natin. Successful naman yung pagkakagawa. So, ito na siya yung ginawa natin. So, yun na siya guys. Sakto na siya. Nasagad na natin. Compare kanina na nasa gilid lang siya. So, yan. So, ang ginawa lang natin, pinutol natin yung nakaumbok dyan. So, yun na siya ngayon. Successful yung activity natin today. So, ako kasi mas prepared ko yung ano eh, nakaangat na konti si PS4. So, kasi nag-monitor ako niyan before na long hours playing, siguro mga 3 to 4 hours. Dinifference ko yung init niya pag nakalapag siya, saka medyo nakaangat na konti. Mas mainit talaga siya pag naka-flat lang siya kasi hindi umikot yung airflow sa ilalim eh. So, tama ba yun? Kasi hindi lumalabas yung init sa ilalim. So, naiipon siya doon sa, yun yung nakakadagdag ng init. So, yun. So, mas maganda na nakangat siya na konti kahit na long hours kayo maglaro, hindi pa rin siya ganun kainit. So, hindi siya mag-overheat. So, yun. So, see you again guys sa next vlog. So, please like, comment, share, and subscribe to my channel. So, yun. Thank you.